nalalapit na naman ang summer. At nagsisimula ng umiinit ang panahon. Babe, magmerenda ka muna, oh. Napapansin ko kanina ka pa mukhang irritable. Dahil ba sa dami ng trabaho? Oh, babe. Medyo stressful yung work tapos nairita na ako sa init ng panahon. Hindi kinakaya ng electric pan yung init, eh. Ikaw, magpakabit na rin tayo ng aircon dito sa sala. Yung inverter, babe. Para tipid sa kuryente. Kahit matagal ka mag-work. Eh, di ba medyo mahal yun? Kaya ba sa budget? Alam ko na, babe. Alamin kaya muna natin kung anong advantage ng inverter aircon. For sure, makakatulong yun sa pagdidesisyon natin. Actually, babe, pinanood ko na si Engineer Noel. Ito, oh. Panoorin lang natin uli. Hi, guys. Welcome back sa Colin's channel, kung saan magbabahagi kami ng ilang information tungkol sa air conditioners. Narinig niyo ba yung term na inverter sa iba't ibang uri ng appliances, lalo na sa aircon? For sure, alam niyo rin yung idea na basta inverter, tipid sa kuryente. So for this episode, yun ang pag-uusapan natin. Tipid nga ba sa kuryente ang inverter aircon? Ano-ano nga ba yung mga advantages ng paggamit nito? Are you guys ready? Let's start! Inverter aircon, kung ikukumpara natin sa non-inverter, ay higit na mas tipid sa pagkonsumo ng kuryente. Yan ay dahil sa variable speed ng compressor. Sa non-inverter aircon, once magsimula na ang operation ng unit, ay papalo sa maximum level ng compressor. Magka-shut off lang ito kapag na-meet na ang desired setting temperature. Mas kilala ito sa tawag na on-off compressor operation. Ngayon, pagmasdan ang kaibahan nito sa takbo ng operation ng inverter aircon. Once na magsimula ng operation ng unit, mag-high speed na ang takbo ng compressor upang ma-achieve nito ang inyong desired setting temperature. At unti-unti naman mag-low speed ang compressor instead na mag-shut off agad. Kaya ang resulta nito ay mas tipid na konsumo ng kuryente. At dahil din sa ganitong proseso ng pagtakbo ng compressor, mas naatin ng inverter aircon ng mas mabilis at mas accurate ang anumang desired setting temperature, o yung tinatawag na precise and efficient cooling performance. Ang inverter air conditioner ay mas mabilis na pagpalamig ng area o kwarto dahil sa quick cooling feature nito. Nangyayari ito during start operation ng unit kung saan nag-full speed o nag-high speed ang compressor hanggang sa ma-reach niya ang desired setting temperature. Isang advantage din ng inverter aircon ay tinatawag na silent operation. Ito ay dahil sa operation process ng compressor kung saan once maintain ng unit ang setting temperature, mag-low speed na ang compressor kung saan mas na-maintain ng unit ang temperature. Kung ikukumpara sa non-inverter na on-off compressor operation, mas pag-create ito ng ingay o ugong sa tuwing mag-on ulit ang compressor para ma-reach ang desired setting temperature. Alam niyo ba na para ma-maximize niyo ang up to 60% power consumption savings sa paggamit ng inverter, ay may mga bagay kayong dapat i-consider. Hindi porket inverter ang aircon na gamit niyo, ay automatic na makakasave sa pagkonsumo ng kuryente. Kailangan na isundin ang mga ito. Una, importante na sakto ang cooling capacity o horsepower ng unit para sa kwarto at hindi undersized. Dahil maaaring matagalan ang unit na mapalamig ang area at ma-overwork ang compressor. Pangalawa, para sa split type at tanners na aircon, kailangan isakto ang sukat ng tubo na gagamitin sa installation at pasok sa required maximum pipeline. Pangatlo, siguraduhin din na properly insulated ang ceiling at naka-enclose ang area o kwarto dahil makakadagdag sa heat load ng area kung mayroong mga pintuan o bintana na nakabukas. Pang-apat, makakabuti rin kung nasa shaded area ang outer unit o condensing side ng aircon. Tandaan na parating natin i-set sa 23 hanggang 25 degrees Celsius sa inyong unit. Amazing, di ba? Ang dami talagang advantages ng paggamit ng inverter air conditioner. Cooling efficient na, energy saver pa! Oh, kita-kits tayo sa next episode. And i-discuss ko naman sa inyo kung paano kayo nakatipid ng kuryente sa paggamit ng aircon ngayon paparating na summer. Excited na ba kayo? Alright! See you! Ayun naman pala, babe. Tipid sa kuryente yung inverter aircon. Basta sundin lang natin yung mga tips ni Engineer Noel. Astig talaga ng Collins Channel, Engineer Noel, no? Super informative at helpful na mga contents. So, babe,
Papakabit na ba tayo ng aircon sa sala? Para din komportable ang pag-work from home mo. Oh, babe! Nakumbinsi ako ni Engineer Noel. Thanks, babe! For more information about air conditioners, don't forget to like, share, and subscribe to our official YouTube channel and social media accounts. And hit the bell button to get notified for new videos. For more questions, type it on the comment section below. Tandaan! Aircon ba? Koli na!